Magandang araw mga kapasta. Ako po ay malugod na tagahangan na. Simula pa nung una ko kayo na-discover dito sa Facebook. Kaya rin ako nagpasa nitong kwento ko ay dahil gusto ko lang sanang ibahagi ang tungkol sa kotse namin na alam kong haunted. Walang duda sir. Martin nga po pala ang pangalan ko. May trabaho, may asawa, anak na makulit, masaya ang buhay. Siyempre minsan may mga kalungkutan at problema na nangyayari. Pero ganun naman talaga. Hindi naman yan mawawala sa isang tao. Pero masasabi kong masaya ang buhay ko. Noong 2021, nang medyo makaluwag-luwag kami matapos namin mabayaran lahat ng dati naming loan sa bangko, naisipan namin mag-asawa na kumuha ng kotse. Kahit second hand lang, para kahit papano raw ay hindi na namin problemahin ang araw-araw na pagkukommute sa trabaho. Marso, may nakuha na agad ako. Galing sa isang kakilala na pagkakatiwalaan naman. Galing sa isang pamilya yung kotse. Nalugoy yung negosyo ng pamilya. Kaya isa sa mga nabenta sa ari-arian nila ay yung kotse. Hindi ko na kayo lulunurin sa impormasyon ng kotse na nabili ko. Pero para lang ma-imagine nyo, Ford Focus yung kotse, 2007 model na kulay gray. Okay naman siya nung una. Pagkatapos namin maipublish sa simbahan, ay nagamit na agad namin sa long ride yung kotse. Tuwang-tuwa nga yung anak ko, kasi may brum-brum na raw kami. Pagkalipas ng ilang linggo, tsaka lang namin naramdaman ang paminsan-minsang pagluloko ng kotse. Gaya nung one time na abala ako sa kwarto, may tinatapos na paperworks nang bigla akong marinig ang pag-andar ng makina sa labas. Noong una siyempre naisip ko, baka may dumating na kotse sa labas ng gate. Lumabas ako at pagdating ko sa garahe, nakabukas yung headlight ng kotse ko. Umaandar kahit wala namang tao. Takang-taka ako, kasi sino naman ang gagawa nun? Chine ko yung loob, walang tao. Walang susi, kasi nasa akin yung susi. Pinuntahan ko sa kwarto si Mrs. Imposible namang siya yun, kasi tulog na tulog siya. Yung anak naman namin, alam kong hindi rin siya yun. Kasi kahit magsuot nga ng seatbelt, hindi siya marunong magpaandar pa kaya ng kotse. Dahil nga rush yung ginagawa ko, inalis ko na muna sa isip ko yung nangyari. Matapos ang tatlong araw, nangyari na naman. Nasa sala kaming tatlo, nanonood ng movie. Sabado yun, kaya family night namin. Bigla naming narinig ang pag-andar ng makina ng kotse. Nagkatinginan kami ni Mrs. Tumayo agad ako at lumabas. Pagtingin ko sa garahe, iba na yung posisyon ng kotse. Parang umandar siya ng konti pa kanan. Napamura talaga ako sa sarili. Nakaramdam na ako ng konting takot. Kasi paano mo ba ipapaliwanag yun? Sabi nung kaibigan kong medyo expert din sa kotse, hindi naman daw aandar ng ganun yun kung walang sino man ang magbubukas nito sa loob. Kinuha ko agad sa loob yung susi at saka ibinalik sa dating pwesto yung kotse. Isang linggo pa ang makalipas, si Mrs. naman ang nakaranas ng kababalaghan na may kinalaman sa kotse. Nagising daw siya alas 12 ng gabi. Umiihi siya sa banyo tapos uminom ng tubig. Habang nakaupo raw siya dun sa kusina, nakita niya na parang may ilaw sa labas. Siyempre sumilip siya sa bintana para tignan. Bukas na naman daw yung ilaw ng kotse. At doon sa loob ng kotse, may dalawang lalaki raw na hindi niya masyadong maaninag ang muka dahil nga sa ilaw ng headlights. Dumiretso siya sa kwarto namin. Ginising niya ako, tapos kinuwento yung nakita niya. Siyempre ako naman, una kong naisip, baka magnanakaw. Paglabas namin ni Mrs., may dalawang tao nga sa kotse. Sumigaw ako, sabi ko, tatawag ako ng pulis. Hawak ko yung baseball bat namin sa loob ng bahay. Biglang bumukas yung magkabilang pinto ng kotse. Tsaka parang usok na nawala yung dalawang lalaki na nandun sa loob. Tapos namatay din yung ilaw ng kotse. Takot na takot kami ni Mrs. dahil sa mga pagpaparamdam na yun.
Pareho namin alam na minulto yung kotse namin. Halos isang buwan din namin hindi kinamit yung kotse na yun. Kinunta ko ulit yung kakilala ko na nagbenta sa akin ng kotse. Tinanong ko siya kung pwede bang makipag-swap sa ibang kotse na binibenta niya. Buti naman at pumayag. Sa ngayon, iba na tong kotse na nasa amin. Pinabless na rin namin ito at halos 2 years na rin namin itong pagmamayari. So far, wala naman kaming nararamdaman na masama sa kotse na to. Hello po sa lahat ng nakikinig sa atin dito sa channel. Albert nga po pala, 26. Bali assistant po ako ng tito ko na may restaurant dito sa amin. Wala pa akong asawa. Sabi ko kasi sa sarili ko, mag-aasawa lang ako kapag may malaking ipon na at bahay na pwedeng matirhan. Kaya sa ngayon, focus na muna ako sa trabaho para sa future. Noong 20 pa lang ang edad ko, isa sa mga naging trabaho ko noon ang pag-sideline dito sa junk shop sa may Marikina. Malaki yung junk shop na yon, incheck yung may-ari. Pero yung mismong manager naman namin ay Pinoy. Halos 2 taon din ako ng trabaho dun sa junk shop na yon. Hindi naman ganang mabigat ang trabaho, kaya walang problema sa akin. Ang payat ko pa naman nun. Isa sa mga paboritong pag-usapan ng mga kasama ko dun sa trabaho ang tungkol sa libingan ng mga kotse doon sa amin. Sa likod kasi nung junk shop na yon, may malawak na bakanteng lupa na ginawang tambakan ng mga sirang kotse. Sabi ni manager, nung kasagsagan daw ng 2000, madalas may benta sa kanila ang mga sirang kotse. Ang ginagawa naman daw nila nun, kukunin nila yung mga gumagana pang gamit sa loob, tapos itatambak na lang yung kaha na hindi na mapapakinabangan dahil nga kalawangin na. Kaya ra dumami ng dumami yung mga kotse dun, hanggang sa mapuno na yung buong bakanting lote. Dahil sa dami ng mga patay na kotse dun, tinawag nila yung lugar na yon na libingan ng mga kotse. Nung baguhan pa ako sa junk shop, madalas nila akong takutin tungkol sa libingan ng mga kotse. Sabi nila, wag na wag raw akong pupunta dun, lalo na kapag 10 oras ng gabi, kung ayaw ko raw makakita ng multo. Natatawa na lang ako sa kanila minsan kasi alam ko naman parang nananakot lang sila ng baguhan na tulad ko. Dahil nga pasaway ako nun at dala na rin ang kapusukan ng pagiging immature ko, sinabi ko sa sarili ko na susubukan kong pumunta dun ng 10 oras ng gabi para na rin patunayan sa kanila na hindi ako duwag. Alas 10 ng gabi, sarado na yung junk shop namin. Kakatapos lang naming magapunan nang sabihin ko sa kanila na pupunta ako dun sa libingan ng mga kotse. Nakita kong naging concern yung iba sa mga katrabaho ko. Parang gusto pa nila na huwag ko na raw gawin kasi matatakot lang nga ako. Pero makulit ako syempre. Ginawa ko yung flashlight sa bodega. Paglabas ko dun sa likod ng junk shop, walang sumama sa akin. Lahat sila nagpaiwan sa loob. Naglakad na ako papunta dun sa mga sirang kotse. Sa umaga, parang ang tahimik ng lugar na yun. Pero nung gabing yun, pakiramdam ko may mga kumakaluskot sa iba't ibang direksyon. Naisip ko baka mga daga lang. Bawat gumagalaw na bagay tinututukan ko ng flashlight. Pero wala naman. Habang papasok ako ng papasok doon sa hilera ng mga sirang kotse, palamig ng palamig yung pakiramdam ko. Pagdating ko doon sa dulo, sabi ko sa sarili, yun na yun? Umikot ako. Naglakad pabalik sa junk shop. Saka ako narinig na may sumisitsit sa akin. Una kong inisip, tinatakot lang ako ng mga kasama ko. Kaya di ko na lang muna pinansin. Pero di pa rin tumitigil yung mga pagsitsit. Kaya lumingon na ako sa kaliwa ko. Nakita akong sobrang daming anino na nagtatago dun sa mga sirang kotse. Yung iba ay nasa loob, nakaupo sa driver's seat o sa passengers. Yung iba naman nakatayo lang sa labas, pero lahat sila nakatingin sa akin. Ang dami nila, lampas 10, lampas 15. Tumakbo ako pabalik dun sa junk shop namin nang hindi na nag-iisip. Itinula ko yung pinto.
tapos dumiretso doon sa mga kwarto namin. Pagpasok ko, nandun nga yung mga kasama ko sa trabaho. Lahat sila nakatingin sa akin. Sabi nung isa kong kasama, ang kulit ko raw kasi. Sinabi nang may mga multo doon sa libingan ng mga kotse. Ilang araw talaga akong hindi nakatulog noon. Pero kalauna naman nawala din yung takot ko. Talagang iniiwasan ko nang mapadpad doon sa likod ng junk shop, lalo na kapag gumagabi na. Nang makahanap ako ng maayos sa trabaho, nag-resign na ako at lumipat. Pero kahit ilang taon pa siguro ang lumipas, kahit tumanda ako, hinding-hindi ko makakalimutan yung nakita ko doon sa likod ng junk shop. Brian po ang pangalan ko. Carissa naman ang pangalan ng girlfriend ko. Pero Risa lang ang tawag ko sa kanya for short. Natuklasan naman itong YouTube channel niyo mula sa isang kaibigan namin na fan na fan po nito. Siya rin ang pumilit sa amin na magpasa nitong story namin dito. Bago po ang lahat, konting intro po muna. Pareho po kaming call center agent ng girlfriend ko. Nagkakilala kami nung minsan kaming napasama sa iisang team. Simula noon, nag-date na kami hanggang sa umabot ng 5 years ang relasyon namin. Sa ngayon, pareho na kaming team leader ng kanya-kanya rin naming team sa trabaho. Nito lang 2021 nang mag-decide kami na mag-live-in na. Total, pareho na rin kaming nasa tamang edad at financially stable naman kami pareho. May mga trabaho na rin naman ang kanya-kanya naming mga kapatid. Nang magsama na nga kami sa isang bahay, may kaibigan na lumapit sa amin. Binibenta niya yung almost brand new niya na kotse sa amin. Emergency kasi yun, kaya pumayag naman agad ako. One time nga, pareho naming day off ni Risa. Nang sabihin niya sa akin na maghanap daw kami ng magandang place kung saan magandang tumambay. Kung saan-saan kami nakarating, kakahanap ng magandang pwesto. Nang makarating kami dito, sa isang kakauyan na halos walang poste ng ilaw at talagang malayo sa syudad. Napansin din namin na walang malapit na bahay. Meaning, wala halos tao na gagambala sa amin kung dun kami pupuesto. Nagkiss kami ni Risa, dun mismo sa loob. Siya ang may ideya na binyagan namin yung kotse na sinanla lang sa amin. Nagubad na kami ng t-shirt. Pati rin siya naguubad na nang biglang lumakas ang hangin. Natigilan kami pareho. Pero hangin lang yun, sabi ko sa isip. So, papatong na sana ako kay Risa nang maramdaman namin na yumugyug yung kotse. Hindi kami ang may gawa nun. Parang may puwersa sa labas na tumutulak sa kotse. Gumagalaw-galaw yung kotse na parang nililindol. Kami naman ni Risa sa loob. Walang magawa kundi silipin sa labas kung sino ang may gawa nun. Pero wala kaming nakita na kung sino o ano na pwede maging sanhi ng ganong klaseng pagyugyug. Hanggang sa marinig namin ang boses na parang dala ng hangin. Malabo yung boses, parang pambabae. Pero naiintindihan pa rin namin ang gusto nitong sabihin. Alis! Alis! Yun ang naririnig namin na sinasabi ng boses. Hindi na ako nagbihis. Tumalon ako sa may driver seat, pinaandar agad ang makina. Sa sobrang pagmamadali kong makaalis doon, sumabit pa kami sa katawan ng mga puno doon. Kaya ang daming gasgas ng sasakyan. Habang umaandar kami pa uwi, saka ko lang napansin na umiiyak na si Risa. Takot na takot daw siya. Nakarating naman kami sa bahay ng safe. Sabi nung ilang kaibigan na napagkwentuhan namin, baka raw mga malignong bantay ng gubat yung may gawa nun. Kung anumang klaseng nilalang yung nagparamdam sa amin, wala na akong pakialam. Ayoko na lang sigurong maulit pa yung ganong klaseng experience. Yun, salamat po sa mga nakinig sa istorya na to. Ako po si Federico. Pangmatanda ang pangalan ko.
Kasi sabi ni Mama, pinangalan daw ako sa lolo namin na dating sundalo noong kapanahonan ng mga hapon. Fred lang ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko. Bali, businessman po ako. Nagbabayin sila ko ng mga branded na sapatos galing sa Maynila. Tapos inuuwi ko dito sa Albay para dito ibenta direkta sa mga customer. Halos 5 years ko na rin itong ginagawa at masasabi kong successful naman ang business ko. Noong nagsisimula pa lang ako, ako talaga mismo ang personal na kumukuha ng mga supply sa Maynila pauwi ng Albay. Siyempre, hindi ko pa afford na nung magbayad ng mga taong kukuha ng produkto ko. Pero na-enjoy ko naman yung part na yun ng business. Paborito ko ang pagta-travel, lalo na kapag sakay ng sarili kong sasakyan. Kaya wala rin naman akong reklamo. Madalas kasama ko yung pinsan ko sa side nila Mama. Arnel ang pangalan niya. Mahilig din sa business. Kaya siya na ang kinuntsaba ko. Para lang kaming nagjo-joyride nun. Isang beses nga eh, pauwi na kami galing Maynila. Gabi yun, mga 11 PM. Si Arnel lang nagda-drive habang ako naman nasa tabi niya. Palitan kami sa pagmamaneho. Nasa backseat naman yung mga items na nakuha. Bigla ko na lang naramdaman na ginigising ako ni Arnel. Pagdilat ko, nakatigil yung sasakyan namin. Nasa tabi kami ng daan. May mga poste naman ang ilaw, pero walang mga bahay. Puro gubat yung nasa kabilang bahagi ng kalsada. Inayos ko yung upo ko. Tapos tinanong ko si Arnel kung bakit niya ako ginising. Napansin ko na agad na may takot sa mukha ni Arnel. Yung bang klase na parang nakakita ng multo. Tinuro niya yung unahan namin. Tapos sinabi niya may ahas. Pagtingin ko sa kalsada, may ahas nga. Napakalaking ahas. Yung katawan ng ahas eh, masasabi kong singlaki ng isang punong nara. Kulay brown na medyo itim yung balat ng ahas. Nakaharap sa amin na para bang sinusukat kung papalag kami sa kanya o hindi. Kulay dilaw yung mata ng ahas. Nang pagkakataon na yon, alam ko kung ano ang gusto ng ahas. Pwedeng-pwede niyang lunukin ang buo yung kotse namin nang walang kahirap-hirap. Ganun siya kalaki. Hinarap ko si Arnel na mamawis na siya. Halata ang takot sa mukha. Binalik ko yung tingin ko sa ahas. Bumaba na ito sa lupa. Pero nakaharap pa rin sa amin. Medyo matagal pa kaming tinitigan. Saka ito, mabilis na tumawid sa kalsada. Mabilis yung paggapang ng ahas sa kalsada. Pero inabot pa rin kami ng ilang minuto sa pag-aantay bago makatawid yung buo niyang katawan sa sobrang haba. Nang mawala yung ahas, in-start na agad ni Arnel yung makina. Humarap siya sa akin. Tinanguan ko siya. Tsaka kami, umandar pa alis. Sabi sa akin ni Arnel, noon daw eh, may narinig na siyang mga kwento tungkol sa mga malignong ahas na umaaligid sa mga gubat. Hindi raw ito mga normal na ahas. Sobrang laki raw ng mga ito. Parang mga bantay sa gubat. Kung tama raw ang hula niya, yung nakita namin ay isa sa mga malignong ahas na narinig niya. Hindi ako sumagot. Hindi ko alam ang sasabihin. At saka isa pa, grabe yung tibok ng puso ko na kapag nagsalita ako, baka manginig pa yung boses ko. Nang makauwi nga kami, nag-decide kami ni Arnel na sa susunod, papaubayan na lang namin sa ibang pagkuha ng mga item sa Maynila. Total, umaasenso na rin kami. Hanggang ngayon, hindi na ulit ako napapabiyahe papuntang Maynila, sakay ng kotse o kahit bus. Kapag kailangan talaga, lumilipad ako ng eroplano. Ewan, siguro natroma na rin. Salamat nga pala sa nakinig dito sa kwento ko. Sa susunod siguro, magsasubmit pa ulit ako ng kwento. Oh,
Malamang marami sa inyong hindi maniwala sa istorya kong ito. Pero okay lang naman, wala namang pilitan dito. Sa 3 taong kong pakikinig dito sa channel, may iba nga rin mga kwento dito na hindi ko talaga mapaniwalaan talaga. Pero ang masasabi ko lang eh, lahat ito, ito toong nangyari sa akin. Bahala na kayo kung anong paniwalaan nyo, mga kapasta. Jasen nga po pala ang pangalan ko. Data analyst po ako online. Ibig sabihin, halos buong buwan po akong work from home. Pupasok lang ako sa opisina mga twice a month para umattend ang mga meetings namin. Anyway, ito nga pala yung istorya ko. Pauwi ako galing terminal. Bale, inatid ko yung kapatid ko na paluwas ng Maynila. Mag-isa lang ako sa kotse. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin nung gabi na yun. Pero habang mabiyahe, nakaramdam ako ng pagkahilo. Siguro dahil hindi pa ako kumakain ng hapunan that time. O kaya dahil sa ilang gabi na rin akong puyat sa dami ng kailangang tapusin sa office. Pagliko ko sa may kurbada, papasok dun sa lugar namin. Naramdaman ko na mas tinindi pa yung pagkahilo ko. Umabot sa punto na hindi ko na makita yung pagkakaiba ng kalsada at lupa. Ang sunod kong natatandaan, may sumalubong sa akin na 2 galit na ilaw ng kung anong sasakyan. Malaking van yon na nakaliko na sana paiwas sa akin. Pero ako naman yung humabol sa kanya. Tuluyan nga kami nagkabanggaan. Ito na po yung weird na part nitong kwento. Kasi bigla na lang akong nawala sa kotse. Nakatayo na ako dun sa gitna ng kalsada. Para akong observer na pinapanood yung aksidente. Grabe yung pagtama ako dun sa van. May mga tumigil na rin na iba pang sasakyan para tignan yung nangyari. May ilang tumawag ng pulis. Ako naman, nakatayo lang dun. Naguguluhan. Kasi dapat nasa loob ako ng kotse ko. Wala dun sa kalsada. Ang ginawa ko, naglakad ako papalapit sa kotse. Nabuwal talaga yung bumper hanggang sa hood ng kotse. May umuusok pa nga na kung ano. Pagtingin ko sa driver's side, nandun yung katawan ko. Nakasalampak sa may manibela yung katawan. May dugo yung ulo ko. Hindi ako gumaganaw. Patay na ako. Sabi ko sa sarili, patay na ako. Pinanood ko lang yung mga nangyari. May dumating ng mga pulis, tapos ambulansya. Tinabi nila yung mga sasakyan namin. Habang dinala ako ng ambulansya papunta sa ospital, kitang kita ko kung paano ako dinala sa stretcher. Nilagyan ng suwero saka oxygen mask, tapos ipinasok sa emergency room. Ang sunod kong alaala, nasa hospital bed na ako. Nakahiga. Pagdilat ko, bumungad sa akin sila mami at daddy. Pati yung 2 kong mas nakababatang kapatid. Lahat sila, tuwang-tuwa na makita akong nagkamalay. Almost 2 days na daw akong walang malay. Dahil sa concussion na tinamo ko sa aksidente. Pero dahil nagkamalay na ako, ibig sabihin daw nun, ay stable na ang lagay ko. Laking pasasalamat ko talaga sa Diyos na binigyan pa ako ng 2nd chance sa buhay. Pero habang nagpapa-recover ako sa ospital na yon, isa lang ang bagay na hindi mawala sa isip ko. Paano ko napanood yung mga nangyari sa akin matapos akong maaksidente? Siyempre napa-research na rin ako. Maaari raw na astral projection ang nangyari sa akin. Ibig sabihin, pansamantalang humiwala yung kaluluwa ko sa physical kong katawan sa hindi malamang dahilan. Hindi ko pa ito na ikikwento kahit kanino, kahit sa mga magulang ko o sa girlfriend ko. Ewan, para sa akin, hindi ka panipaniwala itong kwento na ito. Kaya sabi ko, dito ko na lang siya ikikwento. At least, nailabas ko na rin ang bagay na matagal ko nang gustong ibahagi sa ibang tao. At siya nga pala, sa susunod na buwan, ang 6th na anibersaryo ng aksidente ko. Laking pasalamat ko talaga. Buhay pa ako
hanggang ngayon. Hello mga kapasta, ako po si Arlito. Ar na lang po for short. Itong story ko ay tungkol sa kwento ng tita kong si Tita Lily. Nung minsang, munti ka na siyang mamatay. Accountant po si Tita Lily. For almost 3 decades, yun ang naging trabaho niya. Mula 8 ng umaga hanggang 5 ng gabi ang shift niya lagi. Lagi niyang kinikwento sa akin na sawang-sawa na raw siya sa trabaho niya. Pero para sa anak at asawa, kailangan niyang pagtiyagaan. Ganun naman daw talaga ang buhay. Mabait si tita. Sa katunayan niyan, nung minsang kailanganin namin ng pera para pang gasto sa magiging operasyon ni mami para tanggalin ang mayoma niya, si tita ang unang nagpahiram sa amin ng pera. At hindi niya kaming minadali sa pagbabayad. Malaki ang utang na loob namin sa kanya. Kaya nung siya naman ang nangailangan ng tulong, hindi na ako nagtutubili pang tulungan si tita. Ganito po kasi ang nangyari, sabi ni tita. Galing siya ng isang party. Birthday daw ng isa sa mga katrabaho niya, kaya ginabi na siya ng uwi. Almost 12 na raw yun. Wala nang tricycle na bumabiyahe papasok sa barangay namin. Kaya naglakad na lang si tita. Malapit lang naman yun. At saka hindi naman delikado sa lugar namin, kaya hindi natakot si tita na maglakad pa uwi ng ganung oras. Kalagitnaan ng paglalakad, sa harap ng chapel ng barangay namin, iminasi parang na kung ano si tita. Isang bilog na bagay na nababalot ng pulantela. Natatalian ito ng itim na klase ng manipis na lubid. Kinuha ito ni tita, tapos tinapat sa ilaw ng poste para makita kung ano ba yung napulot niya. Sa pakiramdam daw ni tita, parang papel ang nasa loob ng pulantela. Interesado daw siya talagang malaman kung ano yun. Kaya nilagay niya ito sa bulsa at pagdating sa bahay, nilagay sa cabinet. Kinabukasan, nalimutan daw ni tita yung tungkol sa pinulot sa sidewalk. May kung anong bagay daw na umagaw ng atensyon niya kaya nawala sa utak niya. Lumipas ang mga araw at doon na nagsimulang manghina si tita. Ang sama raw lagi ng gising niya. Parang may kung anong nakapalupot sa buo niyang katawan. Na kahit tumayo lang sa kama nahihirapan na siya. Dumaan pa ang mga araw hanggang sa hindi na kaya ni titang tumayo mag-isa sa kama. Parang apoy ang lagnat niya sa muka. Hanggang nagpa siya na sila tito na dalhin si tita sa ospital. Doon ay pansamantala raw siyang gagaling dahil sa mga gamot ng doktor. Uuwi siya ng bahay tapos babalik ulit ang lagnat. Makatatlong beses daw na naulit ang ganong pangyayari. Na kahit kami nag-aalala na kung ano nga ba ang nangyayari kay tita. Yung isang matandang kabarangay namin ang nagsuggest na baka raw kulam o kaya minasagi na maligno si tita kung saan. Sabi dalhin raw namin sa isang albularyo. Pumayag naman si tito kasi nga hindi talaga gumagaling si tita sa ospital. Doon na namin nalaman na may kung anong klaseng kulam ang nakaapekto kay tita. Tinanong siya ng albularyo kung may kakaibang bagay raw siyang nakuha o napulot sa kung saan. Tsaka lang naalala ni tita yung pulang bagay na itinago niya sa cabinet. Ako mismo ang umuwi at kumuha ng bagay na yun sa cabinet. Siniguro naman ng albularyo na hindi ako maaapektuhan kung saglit ko lang itong hawakan. Ibinigay ko ito sa albularyo. Pagbukas nito ng itim na tali at pulantela, tumambad sa amin ang punit-punit na piraso ng papel sa loob. Sabi ng albularyo, yun daw ang sumpang intentasyon ng mangkukulam na may gawa nun. Makapangyarihan daw ang ganong bagay. Buti at nalaman daw namin na yun ang dahilan. Kung hindi, ay baka raw kinamatay pa yun ni tita. Para mawala ang sumpa, may tubig sa timba na dinasalan ng albularyo. Tsaka ito pinaligo ni tita, doon po mismo. At himalang nawala nga yung napakataas na lagnat ni tita. Sa ngayon, okay na si tita. Balik trabaho na ulit siya. Lagi niya nga sa akin pinapaalala
Nawag-nawag raw akong magtatago ng mga bagay na hindi ko alam kung ano ito. Tumanguna lang ako para sa mga... Ako po si Rocky. Almost 3 years na akong fan itong channel nyo. Recently lang po ay may nangyari sa akin na alam kong magugustuhan ang mga kapasta natin na nakikinig ngayon. Dahil sa trabaho ko, nadestino ako sa may Masbate kung saan kailangan kong manatili doon for 2 weeks. Okay lang naman sa akin. Total, gusto ko rin na nagtatravel paminsan-minsan. Yung company ko mismo ang kumuha ng hotel na tutuluyan ko. At pagbaba namin sa van na nagkatid sa amin doon sa hotel, una ko agad napansin yung sobrang gandang sidewalk kung saan pwede akong mag-jogging tuwing umaga bago gawin ang mga trabaho. Isa kasi yun sa mga naging hobby ko simula nang nahilig ako sa pagsali sa mga marathon. Sumunod na araw, yun agad ang ginawa ko. Alas 4 pa lang, medyo madilim pa, nakasuot na ako ng attire ko sa pagja-jogging. Minadaanan akong maliit na cafe at umorder muna ako ng isang coffee at donut bago nagpatuloy sa pagja-jogging. 3 days na, halos normal naman ang lahat. Sa ika-4 na araw, minakasabay ako ng isang matandang lalaki na nagja-jogging din. Halos parehas ng oras sa akin. Nung unang 2 beses ko siyang nakasabay, hindi ko na muna pinansin. Pero sa 3 beses, nakita ko na hindi siya nagbabago ng suot na damit. Jersey na may numerong 7 at apelido na hindi ko nalang babanggitin dito para na rin sa privacy. Manipis na shorts na kulay blue at sapatos na kulay puti. For almost 1 week na nakakasabay ko siya, ganun lagi ang attire niya, hindi nagbabago. Sinubukan ko minsan na hintayin siya habang nagja-jogging. Nang halos malapit na siya, bumati ako ng good morning at bala ko sana makipag-usap kahit saglit. Pero parang bingi yung matanda, dinaanan lang ako na para bang wala akong sinabi. Sa last day ko na pagja-jogging doon sa sidewalk na yon, dumaan ulit ako doon sa may cafe para mag-almusal. Parang naging pamilyar na ako doon sa may waitress. Kaya naikwento ko itong tungkol sa matandang lalaki na lagi kong nakakasabay sa pagja-jogging. Halos hindi siya makapaniwala nung dinescribe ko yung suot ng lalaki. Jersey na number 7, blue na shorts, puting sapatos. Habang kinukwento ko yun, nakatulala lang sa akin yung waitress. Medyo naluluha-luha pa nga. Tinanong niya ako kung ano raw yung apelido sa jersey. Sinabi ko naman. At doon na siya, tuluyang umiyak. Ako naman syempre, gulong-gulo ako. Kasi bakit naman siya umiiyak? Minasabi ba akong mali? Umamin na yung waitress. Sabi niya, papa niya raw yung lalaki na yun. Parehong-pareho sa description ko, ang laging attire ng papa niya kapag magja-jogging ito sa sidewalk. Lito raw ang pangalan ng papa niya. Tarawang talagang may-ari ng cafe. Pero namatay na ito dahil sa kidney failure. Halos 2 taon na ang nakalilipas. Kaya, sa kanya na naiwan yung cafe. Sabi sa akin ng waitress na may-ari pala ng cafe, sana raw magpakita rin sa kanya yung papa niya kahit isang beses lang. Nalungkot naman ako nang marinig ko yun. Himala nga, kasi hindi man lang ako natakot. Siguro, dahil hindi naman ako nakakaramdam ng masamang intensyon doon kay Lito na lagi kong nakakasabay sa pagja-jogging. Nang makabalik ako sa bahay, tinuloy-tuloy ko pa rin ang pagja-jogging ko ng madaling araw. Yun nga lang, mas nagiging attentive lang ako sa mga nakakasabay ko. Hello mga kapasta, ako si Sena. Paborito po kayo ng boyfriend ko. Lagi siya nakabang ng mga uploads niyo. At kahit ako rin po, nahawa na sa pagkamahilig niya sa mga ganitong horror story. Nung kinuwento ko sa kanya ang experience ko noong college pa lang ako, sabi niya i-share ko raw dito. Ito po yun. Medyo weird ito mga kapasta. Sa bahay kasi noon, halos laging walang taong natitira, lalo na kapag weekends. Tatlo lang naman kaming nakatira doon. Ako, si Mama, at si Kuya. Si Mama, laging nakikituloy doon sa bahay ni Lola
kasi may sakit na rin ito. Binabantayan lagi. Si kuya naman, madalas doon sa boarding house ng girlfriend niya nakikituloy. Kaya rin maagang nabuntis yung girlfriend niya eh. Kaya nga madalas ako mag-isa sa bahay. Pero nasanay na rin naman ako. February, gaganapin na yung recollection ng batch namin sa college. Kailangan kong umattend for 3 days. Walang may iiwan sa bahay. Nakamalita pa ako nung papuntang school. Naglalakad sa sidewalk nang may nadaanan akong isang pulubi. Naganap ako ng barya sa bulsa. 15 pesos. Sinot ko dun sa lata ng pulubi. Palis na sana ako nang marinig ko na tinawag ako ng pulubi sa pangalan ko. Sena! Sena! Nagulat ako kasi paano nalaman ng pulubi ang pangalan ko? Hindi siya pamilyar sa akin kaya imposibleng dati ko na siyang nakilala. Bumalik ako, nakakunot yung mukha ko kasi iniisip ko pa rin kung bakit niya ako tinatawag. Nginitian ako ng pulubi. Tapos sinabi niya sa akin na may naiiwan ako sa bahay namin. Mas kumunot yung mukha ko. Mas hindi ko naiintindihan yung mga sinasabi niya. Sabi ko, huwag niyo po akong pagtripan manong kasi pwede ko kayong ipadampot sa tito kong pulis. Totoo po yun, may tito po talaga akong pulis. Tapos, biglang sumagi sa isip ko. Tama, may naiiwan nga ako. Dali-dali akong tumakbo pa uwi ng bahay. Umakyat agad ako sa kwarto. Pagdating ko dun, tinula ko yung pinto ng kwarto. Bukas na yung electric fan. Nakahinga ako ng malalim. Buti na lang talaga at pinaalala sa akin ng pulubi. Kasi kung hindi, malamang sa malamang, iaandar yung electric fan ng 3 araw hanggang sa mag-overheat ito. Siguradong masusunog yung bahay namin na gawa sa plywood. Bago ako umalis ng bahay, dinobol check ulit yung buong bahay. Tinext ko rin si kuya na dalawin man lang yung bahay habang wala ako. Pagbalik ko sa sidewalk, hinanap ko yung pulubi. Gusto ko sanang itanong kung paano niya nalaman yung pangalan ko. At mas importante, paano niya nalaman na bukas yung electric fan sa bahay. Nakipasasalamat ko sa kanya dahil dun. Hindi ko na nakita yung pulubi sa sidewalk. Sabi nung ilang napagtanungan ko, wala naman daw silang nakitang pulubi dun. Kahit hanggang ngayon, kapag napapadahan ako sa sidewalk na yon, hinaharap ko pa rin yung pulubi na nagbabala sa akin nang naiwan ang electric pa na nakabukas sa bahay. Pero hindi ko na ulit nakita pa yung pulubi na yon kahit hanggang ngayon. Magandang araw sa mga kapasta nating nakikinig. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Randy. May asawa, isang anak, 2 alagang aso. Kakaresign ko lang sa dati kong trabaho. Nagbabala kasi ako na magtayo na lang ng business. Pakiramdam ko kasi, hindi ako aasenso kung magiging empleyado na lang ako habang buhay. 1 week din ako magpapahinga bago pagtuunan ng pansin yung business na itatayo ko. Kaya ito, may oras akong magsulat nitong kwento ko na nais kong ibahagi sa inyo. Nangyari ito, halos 1 taon pa lang after naming ikasal ng asawa ko. Kasi silang pa lang nung panganay namin. Siyempre dahil tatay na, natutunan ko noon na maging gising sa ating gabi. Mga alas 12 kasi ng ating gabi, laging nagigising rin yung baby namin. Ayoko naman na yung asawa ko pang mag-asikaso sa kanya. Kaya sabi ko, ako na lang ang magpapadede at magpapatulog. Kapag mga ganong pagkakataon, halos hindi na rin ako nakakabalik sa pagtulog. Kaya ang ginagawa ko, naglalabas ako ng malamig na beer at 1 kahan ng sigarilyo. Tapos tatambay ako sa balkonahe namin at doon ako tatambay hanggang sa antukin ulit. Halos 6 na buwan din na ganun ang naging setup ko sa gabi. 6 na buwan akong hindi nakatulog ng maayos. Nang panahon din na yun, nangyari itong kwento ko. Tulad nga ng mga nagdaang gabi, nagising si baby. Halos hindi pa ako nakakatulog. 12 lampas na. Pinapadedi ko siya. Kinarga habang kumakanta para makatulog. Tapos pinalitan ko na rin ng diaper
kasi nangangamoy na. Pagkatapos makatulog ni baby, kumuha ako ng beer sa ref. Hinanap ko yung sigarilyo sa hinubad ko na pantalon. Tapos lumabas ako sa may balkonahe. Nakakatatlong yosin na ako nun, pero hindi pa rin ako inaantok. Ubus na yung beer, sabi ko sa sarili. Dalawa pang yosi. Kahit hindi pa rin ako antukin, pagkatapos nun eh, papasok na ako at pipilitin na lang ang sarili ko na makatulog. Siguradong puyat na naman ako kinabukasan. Nang maubos ko na yung ika-apat, tumayo ako. Nag-stretching. Humikab ako ng malaki. Inaantok na ako. Tsaka ako napansin yung naglalakad na lalaki sa may sidewalk, sa kabilang kalsada. Nagtaka ako, kasi sino ba namang matanda ang maglalakad sa labas ng ganong oras? Dumaan siya doon sa poste ng ilaw. At pagtapat niya doon, biglang kumindat-kindat yung ilaw. Parang naapektuhan ng presensya niya yung kuryente ng poste. Mas lalo akong nagtaka. Maganda yung suot ng matanda. Formal na formal. Para siyang aattend ng kung anong party. Papasok na sana ako sa loob nang may napansin ako. Hindi naglalakad yung matanda. Parang nakapatong lang yung mga paa niya sa lupa. Pero hindi niya ito ginagalaw. Imbis na iakbang yun, ay lumulutang lang siya sa ere. Nanlaki talaga ang ulo ko sa takot. May pumulupot sa puso ko na sobrang kaba. Naglakad ako daan-daan papunta sa gate. Sinilip ko yung matanda na nasa dalawang bahay na lang ang layo sa akin. Hindi nga siya naglalakad. Lumulutang lang siya. At bawat poste ng ilaw eh, kumikindat sa pagdaan niya. Tumakbo ako papasok. Sinara lahat ng pinto at pintana namin sa bahay. Pagtabi ko sa asawa ko, nanginginig pa rin yung kamay ko sa takot. Hindi ko alam kung anong klaseng ninalang yung nakita ko sa may sidewalk. At wala rin akong balak na malaman pa kung ano nga ba siya. Nang ikwento ko ito sa asawa ko, sabi niya, baka daw dala lang ng puyat. Sumang-ayon na lang ako para wala nang mahabang diskusyon. Pero ako, alam ko sa sarili ko yung nakita ko, na hindi lang ako nag-a-hallucinate. Simula nun, tinigilan ko na rin ang tumambay sa labas ng balkonahe namin. Baka sa susunod, kung ano pa ang makita ko, nakababalagan. Hello mga kapasta, sana may sama po itong kwento kong ipinasa sa susunod na upload. Jeric po, taga Laguna, 28 years old na. Matagal na rin noong nangyari itong kwento ko. Nag-aaral pa ako noon. Bale dito kasi sa amin sir, tumungtong lang ng alas 8 ng gabi, nagsisiuwian na yung mga pedicab at tricycle na namamasada sa kalsada. So kung uuwi ka ng ganong oras, kailangan mo talagang maglakad papasok sa inyo. Nakasanayan ko na rin ng ganong paglalakad. Madalas kasi akong maliit pa uwi. Usually, dahil nakikitambay ako sa bahay ng kaklase ko na may computer shop sa gilid. Kuya niya yung nagbabantay dun, kaya kapag naglalaro kami, syempre may discount ang oras. Isang beses nga eh, alas 10 na akong nakauwi. Napasarap yung pustahan, kaya umuwi ako na halos umabot na sa tenga ang ngiti. Tatlong beses kasi kaming nanalo doon sa mga dumayong kalaban. 1K bawat pusta. Easy money talaga sir. Kinakapaka pa ako pa sa bulsa yung pera. Kasi hindi talaga ako makapaniwala na hindi man lang nakaisa yung mga dayo. Nang bigla akong makarinig ng angil ng isang aso. Malakas yung angil. Pero syempre hindi ako natakot. Doon kasi sa lugar namin, marami talagang aso na umaaligid. Madalas sinahabol nila yung mga nagdaraang motor, kaya marami na didiskrasya sa amin. Hindi muna ako tumingin doon sa likod ko, kung nasaan yung naririnig kong aso. Yumuko ako, pumulot ng malaking bato, tapos saka lang ako umikot para sana ibato sa aso na umaangil. Pag-ikot ko, natigilan ako, para akong estatwa na hindi makagalaw sa kinatatayuan. Nabitawan ko pa yung kinuha akong bato sa daan. Doon kasi sa sidewalk na dadaanan ko sir, nakatayo yung aso. Pero hindi lang siya isang normal na aso. Ang laki niya, halos kasing taas ko siya. Kulay itim, itim na itim,
na kung wala sigurong mga poste ng ilaw, baka hindi ko nakita yung aso. Tapos yung mata niya, mapulang mapula na parang dugo. Grabe yung takot ko sa pagkakataong yun. Kung pwede lang nga na sumigaw, ay siguradong sisigaw ako ng sobrang lakas. Pero naisip ko na baka mas lalong maging mabangis sa akin yung aso kapag ginawa ko yun. Kaya tumayo lang ako dun sa pwesto ko. Hinihintay ko kung anong gagawin ng aso. Nang makita siguro ng aso na hindi naman ako banta sa kanya, tumigil na siya sa pag-angil. Tumalikod siya sa akin at naglakad na papalayo papunta dun sa may palayan. Nang mawala yung aso, tsaka rin ako tumalikod at tumakbo papunta sa bahay namin. Pagpasok ko sa bahay, naramdaman ko sir na basa yung suot kong pantalon. Naihi pala ako sa sobrang takot na hindi ko na ikakahiya sa inyo. Dahil alam ko na kahit sino man siguro ay matatakot talaga kapag nakakita ng ganong kalaking aso. Kinuwento ko itong nangyari sa akin kay Lolo. Sabi niya, noon pa raw talaga ay may kwento na patungkol sa mga aswang na nagaan yung malaking aso dito sa amin. Noon pa raw binata siya. Laganap na ang ganong kwento. Baka raw yung nakita ko ay isa sa mga huling henerasyon ng ganong klaseng aswang. Nakakapagtaka nga lang na meron pa ng ganong nilalang. Hindi na rin naman naulit yung ganong experience ko kahit umuwi pa rin ako ng gabi. Hindi ko na ulit nakasalubong yung malaking aso at syempre wala na akong balak pa na maulit pa yun. Pero kung sakali mo na mag-cross ulit ang landas namin, ready na ako. Lagi ako may rosaryo at holy water sa bag na dala.